Okay. Isa na namang document. So, magkukwento ko ngayon about dati. Nung nasa Cavite pa kami, anong nangyari? Nung part 3 na to ng kwento ko about doon sa babae sa kasa na naging walker. Anong ginagawa niya? Nung time na naligaw siya nung gabi, pagkakinabukasan, bumalik siya sa bahay kung saan nandun yung mga babae na nakatira sa may Cavite. Ang ginagawa niya, every weekend, may isang babae na kasama sa kasa na laging nawawala tuwing every weekend na pinapasama nung babae na yon, and inahanap siya nung agency kung saan kami nagtatrabaho noon, and maraming nababalita na mga babae na nawawala. But pabalik-balik pa rin siya sa agency na yon. And ang nakakapagtaka pa talaga, nung time na dinala kami sa ibang lugar, na international, siya pa talaga yung nakasabay ko, yung walker pa naman yung nakasabay ko. And habang nasa jeep kami, papunta na ng flight, nung time na yon, sabi ko sa kanya, meron ako nakikita ng mga tao na sumasakay doon sa jeep na dati nang patay sa probinsya, sa Mindanao, sa Cotabato City. Sinasabi ko doon sa walker kasi ano siya eh, nakakapagsalita naman siya eh. Para lang siyang normal, and at the same time para siyang naka-contact lens compared doon sa mga normal na mga tao. Hindi ko alam bakit siya naka-contact lens. And kinakausap ko siya, and then sinabi niya sa akin sa jeep na wag ko raw i-hi and hello yung mga patay raw, parang ganon. And then sabi ko, it's so weird na hindi pwedeng i-hi and hello yung mga patay. Parang ang mga walker pala na mga totally died na awakening, or bumabalik sila sa mundo na mga walker pala, ayaw nila sa mga patay or sa mga namatay na before na makasalamuha dito sa mundong to. Very weird, di ba? Yun ang nangyari. Tapos sabi ko, bakit hindi pwedeng hi and hello yung mga ano, yung patay na nagpaparamdam? So ayun, sabi niya, wag hi and hello, ganyan ganyan ganyan. Pero ano na siya, namatay na siya, pero bigla pa siyang nabuhay yung babaeng yun. And kung nakaalis siya, paalis talaga ng ibang bansa, oo, nakaalis pa siya. Pero simula nung nakaalis na siya, hindi na siya nakabalik dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Siguro pinahirapan siya or what, dahil baka nalaman ng mga employer niya na isa siyang walker na aswang, ganyan, na pinipilit mag-move on. So ayun, ang problema diyan sa mga walker na yan, ang mga aswang, tuwing madaling araw yang gumigising sila, naglalakad kung saan-saan. Kaya yun, simula nung parang naligaw siya sa Cavite, tuwing madaling araw yan, laging nawawala. Sasabihin, ako minsan inahanap ko siya eh. Minsan, pupunta ako sa kabilang kwarto, wala siya. Tapos hanapin ko na naman sa baba, doon sa ground, kung nandoon siya, wala na naman siya. And then babalik na naman ako doon sa parang room naman ng mga babae sa kabila, wala na naman siya. Hindi ko alam ano nangyayari sa kanya, lagi na lang siya nawawala, na bumabalik. Yung ganon, ano bang, ano, very weird talaga na
Tapos pagdating ng umaga, nandyan siya. Pero pag mga gabi, bakit lagi siyang nawawala? Very weird, di ba? Tapos pag sa umaga naman, nakakasabay pa siya sa mga tao na normal, na kilos na mga tao. Very weird, di ba? Pero ang napansin ko sa kanya, parang naka-contact lens siya. And kinakapa niya yung tuwing umaga talaga or may araw compare sa gabi na mas mabilis siya na kumilos. Yun nga lang, very weird kasi parang kinakausap niya yung sarili niya and at the same time, may mga nawawala ring mga babae doon, weekend, ganyan-ganyan, punta dito, punta doon. Tapos hindi ko alam kung anong ginagawa nung walker na yon. So, very weird, diba? So, ayun. Then, meron akong third ay hinahanap ko siya. Sabi ko, bakit lagi siyang nawawala and biglang bumabalik? Very weird. And, dahil doon sa boss na yun, yung boss ng may-ari ng kasa, isa siyang, ano, isang gabunan yung lalaki at yung babae. Hindi ko alam. Parang yung walker na yun, every madaling araw, parang kasama nila na parang nag-hunting ng mga tao para dalhin sa ibang lugar. Kaya yun yung part na mahirap tumakas doon sa kasa na yun. Kasi lahat nung nakapaligid doon, mga aswang din na mga residente. So, kahit madinig nila na may umiiyak or umihingi ng tulong, hindi nila tutulungan. Kasi part din sila nung nangyayari na yun or part din sila nung pang-aaswang na yun. So, ang ginawa na lang namin, nung, kasi ba, marami akong kasama na ano yung para mga manggagamot, ganyan-ganyan na mga teenager din. Ang ginawa namin, hindi na lang kami nag-iingay tuwing gabi para wala silang marinig. Kasi the more na umiyak ka or sumigaw ka or magwala ka, lalo sila parang masarap pakinggan sa tenga nila yung mga time na umiiyak or sumisigaw ka or may mga regrets ka talaga. Ang ginawa na lang namin nung time na yun, dahil yung iba mga nandoon na mga teenager, nagdasal na lang sila araw-araw, nagdadasal sila araw-araw, ganyan. And the more na pagdadasal nila for those prayer, the ghost will be cleansing. Naka-cleanse yung mga aswang talaga. The more na they put a prayer on it, they cleanse all those ghosts talaga. And hindi na sila nagpaparamdam. Naka-cleanse sila. So, it means the powerful weapon in this world is a prayer. A true prayer to cleanse those people, evil or bad people in this world. If you don't know how to pray or forgive those people that hurt you, you cannot survive for your daily life routine. So, ayun, yung mga taong nagkasala sa atin, kailangan natin silang patawarin kahit na masakit sa atin yung mga bagay na ginawa nila. And if we accept those apology to our life or ourselves, those people want us to do a dark side of the situation will be disappear and maaalis lahat yung mga masamang spirito na gusto tayong dalhin sa kung saan nila tayo gustong dalhin na lugar na hindi tayo dapat nandoon sa sitwasyon na yon. So ayun lang, gusto ko lang i-share, friends, kasi grabe nung time na yon, lagi naming naiisip na ano na lang kaya, umalis kami. And then lagi ko naman sinasabi sa mga kasama ko, sabi ko, kung hindi naman tayo sinasaktan dito sa area, manahimik na lang tayo and wag na tayong umalis. And because 2 years contract lang naman yan, pagkatapos ng 2 years, mag-move on na tayong lahat sa life natin, ganyan-ganyan. But the sad part is, not only here in the Philippines, the ghost, kahit sa ibang bansa, may mga aswang. So yung tao na nandito na boss, na aswang, they're also collaboration
through international na mga aswang din, na mga gabunan. Kaya yun yung napansin namin, sabi ko, hindi lang pala merong gabunan or albatros or bees dito sa Pilipinas, kahit pala sa ibang bansa. May mga gabunan, may mga bees, may mga albatros. And they're also walking every middle of the night, na katulad din sa ginagawa ng mga tao dito sa Pilipinas. I don't wanna shout out those country, but it's the same on what happened here in the Philippines. So, di ba? So, ayun. Ang weapon na lang dyan, deadmahin and wag nang pakialaman and ignorin. Kasi lagi sila susunod eh. At the same time, not only that, the reward that they get those ghosts, pag namatay yung tao, they get all those faces or mukha ng mga tao or yung kaluluwa ng tao na transfer to their life. So, ayun, yung body ng tao na yun, hindi na siya pag... pag nabuhay yon, pag nakasurvive, babalik mapupunta doon yung reward sa gabunan or doon sa aswang. Yun ang ano nung, kaya inahunting ng aswang ang tao para kunin yung body nung tao at papasok doon yung kaluluwa nung aswang. So yun yung gusto nilang gawin. So wag kayong pumayag ng ganon. So ayun, ang weird part pa is sa part talaga nung Cavite na yun, doon pa talaga napunta yung mga babae na yun, sa part na walang simbahan, wala lahat simbahan, hindi mo madidinig ang simbahan or any churches in those area. Nasa pinakatuktok na talaga siya, walang simbahan, wala ka madidinig na kahit anong kalembang ng mga ano diyan ng simbahan, wala. Yung pang nakaka-weird kasi nahanap namin eh, lahat kami naghahanap ng mga simbahan doon sa area. And then pinag-aralan talaga namin how to escape in those area, pero there's no any church or near church to those area. Kailangan mo pang maglakad na mga 45 minutes from the churches talaga, ng mga Catholic church from the area talaga. So, imaginein mo kung saang area yon, sa pinakadulo na siguro ng Cavite yon. So, ayun. Kaya nakaka-weird talaga na puntahan, as in walang mga simbahan doon sa area. Yun yung nakaka-weird and maaga pag gumigising yung mga tao. Pagtungtong ng alas 3, alas 2, gising na lahat at bukas na ang kanila mga tindahan sa labas. Very weird, and the walker is walking around weird. So ayun, yung boss ang nagpalagay ng mga walker doon sa area para yung mga tao hindi makalabas doon sa lugar kung saan yung location. So yun yung pinag-aralan namin. Sabi ko, imaginein mo ha, kasi sabi ko hindi tayo maka-escape dito kasi ang bantay dito sa area na to ay yung mga walker na aswang din, na mabilis maglakad, na parang sa US, sa ano yan, sa part yan ng Texas boundary to Peninsula, ganyan-ganyan, mga walker siya na, alam niyo yung Granny Challenge sa games, na Granny Games, na nag-i-invisible, na tumatakbo, tapos maya-maya na sa harap mo na, ganun yung bantay doon sa part na yun. Napuntahan na yun ng ano eh, ng ibang nabalita na nga yan sa balita eh, dyan sa part ng Cavite na yan, nag-i-invisible siya, doon yung part na yun. And ang weird pa is, tuwing gabi, ang mga gabunan or bees talaga or albatros na yan, nag-iiba yung kanilang mind. Yung utak nila, laging nanga-attack na mga tao araw-araw. But if you had the prayer, in your life, hindi kanila malalapitan. Yun ang problema. Kasi
Ako okay lang ako mag-isa eh. Okay lang ako mag-isa kasi I know how to pray and I know how to pray with silent with anyone hear me how to pray. And also my mom, my parents in Mindanao in Cotabato City always said that if the ghost attack you just a prayer and everything is maaalis talaga. Totoo 'yun. And prayer lang yan, prayer talaga, and the powerful yung rosary na prayer na yon, powerful yon. Kahit anong rosary ng any religion talaga gamitin nyo yung mawawala talaga sila, parang nasasaktan sila sa mga prayer through the rosary talaga. Yun ang nakaka-cleanse sa kanila and paulit-ulit yon. Sa isang araw, kailangan mga 100 times mo siyang bigkasin and nabibingi sila nun. Kaya pag nakita ka nila, ang bilis ng lingon nila ng ganyan. Malalaman mo talaga na aswang sila eh. Pag meron kang third eye, pag nakasalubong mo sila sa daan, ang bilis ng lingon nun. Ganun talaga yon, ang bilis ng lingon, ganun talaga. Kaya pag nga nasa labas ako, nakikita ko sila, pag ganun yan, gaganun agad yan. Sabi ko, oh, aswang na talaga to, aswang na tao, hindi siya tao, isa siyang walker. So, ayun, yun ang ano talaga. And yun din ang hinabot talaga ako noon sa boundary ng Pampanga to, Nueva Ecija, yung mga walker na yun. And sobrang daming walker from the boundary of Nueva Ecija and Pampanga sa Mexico, Pampanga, doon sa part ng farm na yun. And sabi ko, Diyos ko, ang daming walker. And this walker is the same walker sa Cavite talaga na tumatambay na akala mo nakaporma. And maya-maya, may headlights na yan. Tapos biglang mga habol yun ng tao. So, ayun. Pero, kung meron kang prayer, hindi ka kaya lapitan nun. Yun, kung alam mo ang prayer talaga. Kaya dati, nung nasa probinsya pa ako, ina-attack kami niyan na mga ganyan na ang panglaban dyan yung prayer talaga and hindi nila kaya lumapit. Para sila nasasaktan. And at the same time, parang naaagnas yung kanilang body if you put those prayer to those ghosts or invisible ghosts. So, ayun. Pero, depende na lang sa inyo yung. Kaya yung iba, parang inaabuso nila yung prayer to hurt those ghosts na ma-cleanse even though there's no any reason to cleanse those ghosts. Yun naman, kahit walang dahil lang, gusto lang nila i-cleanse. Yun ang problema doon. May mga antingera na gusto nilang i-cleanse at ma-disappear yung mga gabunan or mga albatros na wala namang dahilan talaga. Gusto lang nila manakit. So, ayun. Kaya wala sa aswang, wala sa tao yung pananakit ng damdamin talaga. Even the human or the ghost had their feelings. And wala. Kahit aswang, nananakit din, lalo pang tao. So, ayun lang. There's no safe place to all targeted individual out there. Take care always, everyone.